By the way, yung tanong ko kuya is ilan years ka naghintay ng petition mo? Kasi ako, naka-isang visa ko September 2021, tas last update sa akin is July 2022. Malapit na ba? Hello, what's up guys? Kamusta? So today, wala namang ganap. Mag-ano lang ako, magmumow lang ulit ako. So baka ma-bore kayo. Sorry naman. Pero marami rin kasi nagre-request na gusto nila makita yung pagmumow. Diba? Hindi ko alam. So ito na yun guys. Para sa mga bago po dito, hello, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell icon para updated ka every time may bago akong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video. So ayun, papakita ko lang sa inyo guys yung mga ganap dito sa aking harapan ng bahay. Wow. Tumubo na, may bulaklak na guys. So di po nga. Pero sa sobrang tindi ng sikat na araw, tingnan nyo patay yung ilalim. Ano ba? Bay siya kasi kita mo, nagbo-bloom yung flowers. Ito, mahaba na, kailangan ng gupitan. And then, ito yung lavender. O diba, ang ganda ng kulay no? Kung marami lang sila, ganda. And then ito, nilagyan namin ng ano, nag-improvise. DIY lang kami guys. Tawag dito ng bubong niya. For the meantime. Kasi summer eh, sobrang pinapatay yung ano. Tingnan nyo naman. Pero nagbo-bloom na yung mga flowers. Ang ganda, hydrangea. Hindi yung tawag dyan, hydrangea. And then ito na naman si Yamashita. Kasi itong bulaklak nito sobrang sensitive. Hindi niya kaya yung full sun ng matagal. Gusto lang daw niya yung morning sun tas partial shade. Then ito mga day lily. Ganda diba? Uy, dami pong magbo-bloom na flowers guys. Oh, tignan nyo naman, ang ganda. Grabe. Ililigpit ko muna tong mga hosts kasi magmamaw nga tayo. Tignan nyo naman. Ang haba na ng mga grass. Pero in fairness, sa mga nakasubaybay dito, diba? Last year, nung hindi pa ako masyado marunong mag-ano. Kahit naman ngayon, tawag dito mag-alaga nung lawn gore, nung mga grass nga. Diba grabe yung patay na patayan ngayon? O, diba? Nabuhay sila. Amazing. Ayusin ko lang tong hosts para makapag-mow ko ng tuloy-tuloy. Later. Tanggalin muna tong mga pailaw ni Mayor. May mga bulaklak mamulit. Mga pailaw ni Mayor para hindi sa gabal sa pagmomo. Isa, grabe ang init guys. Wala eh, wala na ibang gagawa nito eh. Hindi ako lang. So, okay, let's go. Kunin na natin yung dumadaan. Mag-headset kayo ganyan. Diba para soundtrip lang. Ganyan. Nandito na tayo guys sa likod. May papakita lang ako sa inyo. Pero iya, lilinisin. Ititiklop ko rin tong hose na yan kasi nga magmumo tayo. Grabe. Ano ba yan? Ang bilis magsitubo ng mga ano dito, mga weed, yung mga peste nga. Ang laki niya ko. Ano ba yun? So tapos kamay ko. Eh kasi peste nga yan. Gugupitin ko na lang. Kasi may mga tinik-tinik eh. Hindi ko lang nakikita. Kahapon tinray kong hugutin yung isang sugatan. Naku pa, hindi ko napansin. Kukuha ko ng gunting dun sa loob. Pero ayusin ko muna pala tong hose dito. Hello guys, ayan, tapos na. Iaano ko na lang, tawag dito, iba blower. Kasi hindi, wala naman nagwawalis dito guys. Kailangan linisin tong mga, tawag dito, ayun o, yung mga pinaganuhan. Ang ganyan.
Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 PM Manila time at sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video. Kaya without further ado, sagutin natin yung mga comments nyo doon sa last video. Reyna San Ganot, next. Hello po, idol follower nyo po ako. Pakibati naman ako sa vlog nyo. Shoutout to you, Renaissance Gano. Thanks for viewing. Subscribe. Jamie Sanchez, ano po mura at maganda na car insurance sa new driver? So tip talaga, magtanong-tanong ka sa mga kilala mo kung saan sila kumuha ng car insurance. Kasi, ito personally lang, hindi ako nagbabase lang doon sa nakikita ko sa mga online reviews. Gusto ko first-hand experience. So, ganun yung ginawa namin. Nagtanong-tanong kami sa mga kilala namin, tapos kung masaya sila sa service. And then, next tip is, huwag kang kukuha sa isang ano lang. I mean, huwag kang magpa-quote ng tawag dito ng car insurance sa isang insurance. Try mo mga dalawa at tatlo. Tapos kung ano yung pinaka siguro practical or pinaka mura doon with the same coverage, yun yung kunin mo. Syempre for practical reasons. Next tip is dapat maganda yung coverage. Hindi naman porke kilalang kilala yung insurance company pero yung coverage is alam mo pangit, kailangan maganda yung coverage na nakukunin mong car insurance. So yun. Harold Badwa, gusto ko matikman si Harold's Chicken. Gusto ko matikman yung sarili mo. Joke lang. Harold's Chicken. So sa mga nakapanood nung vlog, nung previous vlog, yun yung nakita ko kasi ano eh, parang, di ba pag nagugutom ako ganyan sa office, pag wala akong baon. Food near me, ganyan. Eh kasi mga office mate ko, ayaw nila ng fast food. Bigla ko na-realize, so, pala tayo mga Pilipino, hilig natin sa fast food. Sila very, ano eh, very salad-salad, ganyan. Sakto nung araw nga na yun. Basta panoorin nyo nila yung mga previous video ko. Doon ako bumili sa, may tinitingnan na distract ako sa kapitbahay ko yan. Mas okay pa din si ano, si Jollibee. Not sponsored. Masarap pa rin talaga si Jollibee dyan sa KFC. Yung mga chicken natin. Iba kasi iba yung lasa. Gio Martin, tips paano kumuha at anong dapat kunin na first car dito sa US para sa mga bagong migrate. Thank you, Gio Martin. First car dito sa US. Ito, tip na lang. Kung kaya mo bumili ng brand new, I would say brand new. I mean, kunyari ako, gaya ko personally, hindi naman ako ganun na master yung mga puting ting dyan sa sasakyan eh. So, I would always go, hindi ba always, pero most of the time talaga, eh yung mga kotse namin, brand new namin lahat binili yun. So, kapag kasi bumili ka ng siguro mga patanda na yung kotse ng mga 2 years, 3 years, hindi mo alam kung merong historia ng ano, alam mo yun, mga pinagawa or ano. Pero dito pala, by the way, sa Amerika, ano, transparent naman sila kasi Googleable. Searchable siya sa Google. I-search mo lang yung VIN number, yung vehicle ID, whatever, identification number. Basta yun yung VIN number. Mas-search mo yung history nung kung pinagawa ni sakyan. Lalo, yun nga, kung for sale yung sakyan. Makikita mo dun kung meron siyang history ng accident, ng yung mga paggawa. So yun, for me, it's a matter of, yun nga, talagang preference lang din. Pero ako, eto nga, kung kaya mo naman bumili ng brand, yung brand yun lang. Pero kung hindi naman, tapos talaga mag-start ka pa lang, I suggest bumili ka ng, meron din tinatawag na ano, certified pre-owned. Pero kasi lately, hindi nga ganun kaganda yung economy. Maski yung mga second hand cars, alam to ng mga nandito panigurado, maski yung mga second hand cars, ang mahal nila talagang umaabot sila close to ano, yung price nila close to brand new. Lalo yung mga certified pre-owned. Yung certified pre-owned guys, yun yung mga second hand na kotse na parang talagang mint condition. Mas na dun pa rin binibenta sa mga dealer. So tips kung paano kumuha. Dito naman, alam din pag pumunta ka dito, para ka lang bumili na suka. Sobrang dali lang bumili sa akin. Minsan nga, merong no down eh. Zero down payment. Pero syempre, kapag zero down, mas mataas siguro yung interest na ibibigay sa'yo. And since bago ka dito sa America, for sure, mas mataas yung APR or yung interest rate nga na ibibigay sa'yo. Eto tip pala, kung merong kang kilala dito na willing maging co-signer, yun yung tawag sa Pilipinas, di ba? Pero dito sa America, ang tawag is co-borrower. Ganun din pala yata sa Pilipinas. Kung merong kang kilala relative na willing na maging co-borrower mo dun sa car loan, mas okay. Kasi kung maganda yung credit score nung relative mo na yun nga magiging co-borrower mo, mas ano yun, pabor siya. So guys, kung meron kayong tip, pwede nyo i-comment down below para mabasa natin sa susunod na video para kay Gio Martin. Yun nga, again, kung afford mo naman, go ka na dun sa gusto mo. Pero kung hindi mo pa afford, talagang mag-start ka pa lang, kumuha ka na muna ng yung medyo bago-bago pa din na mura talaga for you to keep going. Kasi dito wala namang mga tricycle, wala namang mga jeep or something. Ang hirap mag-commute lalo sa suburb, lalo yung work mo requires you to drive every day. So kailangan mo talaga ng sasakyan, lalo ang mahal ng gas, so be practical. There's Marian RN. Yay, first. Shout out
out Vince, hello sa'yo at sa wifey mo. Pabati naman ng anak ko Rafa at husband ko si RJ. Bati ulit. Joke lang. Shout out to Nurse Marian Arian. Hello, thanks for always commenting. At hello sa anak niya na si Rafa, sa asawa mo si RJ. What's up, bro? So thanks, Nurse. Ay, meron pa pala. Hopefully dumami pa subs mo. Hopefully too. God bless you too, Nurse Marian Arian. Thanks. John Paul Manapat. Kuya Vince, hindi nasagot tanong ko. Ay, by the way, yung tanong ko kuya is ilan years ka naghintay ng petition mo? Kasi ako, naka-case ang visa ko September 2021. Tapos last update sa akin is July 2022. So anong tips mo kuya? Vince, malapit na ba? And tips din sa interview kuya kasi hindi ako naka-apelido kay Papa. Kung yung case mo is September 2021 pero yung last update dun sa USCIS is July 2022, I think sobrang lapit na yan. Tingnan mo kaya, pwede ka na yata mag-apply eh. Or sila yata magbibigay sa'yo ng schedule, diba? Pero yun nga, kung up-down dito, kung current na yung date, which is July 2022, tapos yung case mo is September 2021, dapat mabilis na lang talaga yan, as in yun. Tip sa interview, I think naman, maski sa iba kong mga natanong, kapag immigrant yung tawag dito yung sa interview mo, parang wala namang masyadong tanong. Kasi before ka pumunta doon, nagawa na nila yung research nila. Pero syempre, dapat ready ka pa rin. Like, yung mga basic questions, ha, dapat alam mo yan. Mamaya, tanungin ka, anong pangalan ng papa mo? Hindi mo masagot. Yun, baka talagang questionable yun, di ba? Tapos ano pa ba? Dapat alam mo yung address na pupuntahan mo. Like, yung mga basic stuff. I don't think merong itatanong sa'yo na mahirap na hindi mo masasagot. Kasi, doon lang din naman iikot yun sa buhay mo. Yung mga tanong. So, yun. Dapat alam mo yun. Arnold Booker. Zap, Lodi Vince. What's up? Ramdam na ba talaga ang up to the roof petrol price, John Bro? Well, same goes here. Dati, literal, mas mahal pa ang bottled water dito compared sa 1 gallon of petrol. Anyways, keep filming inspiring vids, bro. Stay safe and have a good life. God bless. God bless you too. Have a good life too, Arnold Booker. Idol sa basketball. So, yun. Yeah, ramdam na talaga yung gas price dito. As in, it's outrageous, bro. Ganon, literal, ano, ang up to the roof, up to the heaven, ganyan, up to the sea. Kasi sabi ko, sky is the limit. Kung ano yung pwede sabihin, hindi, pero seryoso. As in, yung gas price is crazy. Literal. Kaya nga nagko-commute na ako pa office, eh. Alam mo yun? Maski takes me like 2 hours. Pero wala, ganon talaga. Kailangan natin maging wise. Sandil Di Mayuga, done watching, Kuya Vince. Eh, ilagay ko na lang ulit dito tanong ko po last time, sure. Ngayon ko lang napanood tong new episode of vlog mo, Kuya Vince, dahil pahinga after 1 week. Dahil napagod sa college graduation at pag-asikaso ng requirements, share ko lang. Hehe. By the way, may I ask po pala, Kuya Vince, magkaiba po ba price ng tourist visa sa mga magmamigrate po dyan? Like, magkano po kaya ang tourist visa papunta dyan? Alam ko, ang tourist visa is $160. Tama ba? Google natin. Tourist visa. O yan, $160 yung tourist visa fee. Tapos, tignan natin yung immigrant visa. Ayan. Immigrant visa fee is mas mahal. Kapag immediate relative and family preference applications, $325. Kapag employment-based applications na immigrant visa is $345. So, mas mahal pag immigrant visa. So, ayun. Yun po. John Dale Di Mayuga. Rockner De Leon. Boss Vince, tanong lang ano ang advisable na kunin na sasakyan. Uy, dami nagtatanong about car eh, no? Brand new or used car para sa mga bagong dating ng US? Nasagot ko na kanina. Ulitin lang natin para malinaw. Nasa sayo naman yun eh, kasi ang daming magagandang sasakyan dito. Promise. Tapos ang dali lang kumuha ng sasakyan, nasa sayo na yun kung paano mo babayaran sa totoo lang. Brand new or used car para sa mga bagong dating. Kung magaling ka sa sasakyan talaga, okay lang yung ano, yung used. Tapos ano, dun mo kunin sa ano, sa dealer, kasi na-check naman nila yun bago nila ibenta, syempre. Kasi dito meron pa rin talaga nagbebenta ng mga used na car, as in sobrang baba ng presyo. Di mga may kasabihan na if it's too good to be true, then it is. Yun yung sagot. Then it is false. Ganyan. So, merong mga ganun dito, kaya dapat magaling ka sa akin. I suggest doon ka pumunta sa mga dealer, maski second hand bilhin mo, kasi na-check nila yun. Pero lately nga, bilang hindi yata ganun kaganda yung economy, ay ang mahal din ng mga second hand na kotse, close to like buying a new or brand new car. Yeah. Bumili ka lang ng brand new, diba? Kung kaya mo naman yung monthly payment. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping, thank you so much. Kung meron ka mga tanong about Buhay America or anything under the sun, comment down below. Sasagutin natin yan sa next video. Guys, don't forget to follow me on my social media accounts, lalong-lalo na sa Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, at halos lahat. So yun, sa mga nag-view ng Instagram reels ko at ng TikTok ko, thank you so much. Nag-enjoy ako gumawa ng mga reels eh. Basta yun, Instagram and TikTok yung talagang kailangan i-follow nyo ako doon. Kailangan talaga. So, I upload every day. Actually, parang nag-upload ako maraming beses sa isang araw sa Instagram Reels at sa TikTok para umangat tayo sa laylay. Wow! Really? So, yun. Again, thank you so much for watching at magkita-kita tayo sa next video. Peace!